Sino ba namang hindi mapapawaw sa ngiting nakakasilaw? Kaya naman, ang marami sa atin, pangarap ang pearly white teeth. Para ma-achieve ito ng ilan, ang solusyon nila... So ito na siya, palaparin at panipisin natin. DIY o do-it-yourself veneers? Tanggal-tanggalin. Natin ang ote. Epektibo nga ba ito? At ang pinaka-importanteng tanong, ligtas kaya? Sabi nga nila, kapag may problema, ngitian mo lang. Pero papaano kapag ang problema mo ay ang iyong mga ngipin? Paano na ang iyong ngiti? Ito ang problema ngayon ng 31-anyos na si Shane. 2017 pa raw nang unang sumakit ang kanyang front teeth. Una kasi noon, sumakit siya, ngumilok. Kung ano lang yung pumapasok, masakit, kahit tubig. Ilang beses na yun, hindi ko na kayang tiisin. May butas na, malalim na. So ayun, pinabunot ko na ang wala na akong choice. Bata pa lang daw kasi siya, hilig na raw niya ang matatamis. Bukod sa tsokolate at candy ang madalas niyang lantakan, hindi rin daw siya madalas magsipilyo noong bata. Unti-unti siyang nabungi, kaya unti-unti ring nabawasan ang kumpiyansa niya sa sarili. At para itago ang ngiti, sa tuwing lalabas, lagi raw siyang nakamask. Nawalan ng confidence, nahihirapan makipag-usap. Kasi nga, di ba, parang ang pangit na tingnan. Hirap din siyang makakain. May pustiso naman po ako, kaya lang matagal ko siyang napahinga tapos hindi ko na po, hindi na po siya naging sukat. Parang sumikip, hindi ko na kayang araw-arawin isuot. Dito na na-discover ni Shane ang DIY o do-it-yourself veneers na trending online. Yan, i-shape natin ang mabuti mga bebe ko at idikit sa aking teeth. Ang pangako raw nito, kanaw-kanaw lang, tsaka ihuhulma. Hulugan natin ang malamig na tubig para mabilis siya tubigas mga bebe ko. Instant false teeth na? Bago ko i-gamitin to, pinanood ko muna kung paano siya gawin. Tapos ayun, hanggang sa natutunan ko, nag-video-video ko. Tapos ayun, nag-trending. Nagkakahalaga raw ito ng 100 hanggang 200 pesos online. Resin ang pangunahing ingredient ng produktong ito. Ito ang itinutunaw sa mainit na tubig at saka ihuhulma sa ngipin. Patutuyuin lang ito ng ilang minuto. At in 3, 2, 1, smile! Nakatulong naman po siya kasi kaya ko nang makipag-usap sa ibang tao. Kung pearly white teeth ang usapan, achieve daw para kay Shane yan. Pero nakakangitiman ngayon, hindi raw mawala sa isip ni Shane ang takot dahil sa ginagamit na produkto. May takot, pero nakalagay kasi dun sa non-toxic naman, so parang hindi naman siya nakakalason. Pero hindi naman forever dapat na gamitin natin to. Hindi siya advisable. Pansamantala lang habang wala pang budget. Ang tanong, may epekto nga ba sa ating oral health ang paggamit ng ganitong produkto? Aalamin natin yan mamaya! Ngayong araw, sinamahan namin si Shane na magpatingin sa dentista. Hello, good afternoon. Have a seat. Dito na sinuri ni Dr. Maureen Ines Banzano ang mga ngipin ni Shane. So dito yung nilagyan mo eh. Hanggang saan? Ito lang ba? Sa kalagitnaan ng pagsusuri, may napansin si Doc na butlig sa gilagid ni Shane. Nagkaroon ka ng infection, yung parang kuntil or bukol dun sa harap ng ngipin mo, So kaya ngayon, para makita natin kung gaano kalaking extent ng infection at saka yung ibang dental caries mo, ipapa-x-ray kita, ha? Ano kaya ang dahilan ng infection sa gums ni Shane? Abangan mamaya! Samantala, Doc Maureen, ano nga ba itong veneers at bakit ang daming gusto na ma-achieve ito?
dental veneers ay isang cosmetic dental procedure. Ito ay isang attractive covering para ma-enhance yung size, shape, and color ng ngipin para ma-achieve natin yung tinatawag nating certified beautiful smile. May dalawang klase ang dental veneers. Una ay ang direct veneers na ginagamitan ng nano-hybrid reinforced composite material at direktang ihuhulma sa ngipin. 8 to 10,000 pesos kada piraso naman ang direct veneers. Ang indirect veneers naman ginagamitan ng ceramic or porcelain. Resin cement naman ang pangkabit dito. Nagkakahalaga ng 20 hanggang 25,000 pesos kada piraso ang indirect veneers. May kamahalan man, ito raw ang nirerekomenda ng mga eksperto kapag hindi kasi sigurado ang produktong gamit. Posible itong magdulot ng impeksyon. Mag-accumulate ng bad bacteria sa ngipin at saka sa gums, kung saan pwedeng magkaroon ng dental caries, gum problem o kaya yung tinatawag natin gingivitis or worse, periodontitis. Dahil mali din yung bite dun sa DIY veneers, maaring mag-cause ito ng TMJ disorder o yung temporomandibular joint disorder. Samantala, balikan natin ang resulta ng ginawang x-ray kay Shane. Ito yung pinagkakabitan ng moldable crown mo, no? So dito makikita na meron na siyang infection dito sa apex ng ngipin. Meron na itong caries noon, then nai-irritate lagi siya, lumala yung cavity hanggang sa nagkaroon na siya ng infection dito. Okay, so ang proper treatment nito ay tinatawag na root canal treatment. Posible raw dahilan ng impeksyon ang materyales na DIY veneers na ginamit ni Shane. Maaaring dahil doon sa mga materials na ginamit niya para sa kanyang moldable crown or veneers na ginamit. Dahil ito ay hindi aprobado ng mga dental specialist, na-irritate yung ngipin, na-irritate din yung gums, and hanggang umabot na sa apex ng ngipin yung infection. Paliwanag ni Doc, periapical infection ang nangyari sa ngipin ni Shane, kung saan umabot na sa dulo ng ugat ng ngipin ang impeksyon. Kaya paalala ni Doc Morin, kumonsulta sa dentista para sa mga procedure at produktong gagamitin sa ating mga ngipin. Mainam na bumisita sa isang lisensyadong dentista. Nang sa ganon, ma-explain niya, ma-suggest niya yung mga different possible treatment sa inyong mga dental concerns. Let's say, gusto mo pumuti yung ngipin mo, pwedeng teeth whitening. O kaya, meron lang maliit na cavity, pwedeng dental filling. O kaya naman, may missing one tooth, pwedeng removable denture o kaya fixed bridge. Payo rin ni Doc para hindi na lumala pa ang anumang problema sa ngipin, siguraduhing magsipilyo araw-araw. Prevention is better than cure. Kailangan bumisita sa inyong mga dentista at least twice a year. Natuto na raw si Shane at hindi na muling gagamit ng produkto nang hindi kumukonsulta sa dentista. Okay siya kasi na-check po lahat yung ngipin ko. At least alam ko nang ngayon yung mga hindi talaga dapat gawin. Magde-denture na lang po siguro ako kasi nagka-infection po yung ano ko eh, yung ngipin ko. Mga kapuso, siguraduhing ligtas ang mga produktong ginagamit sa ating ngipin. Dahil baka imbis na ma-achieve ang pearly white teeth, mas pagmulan pa ng impeksyon at iba pang sakit.